what we are talking about, especially Tulfo and si JB, Sir, ba't parang Tulfo lang tawag sa akin? Parang bastos ka ata. So, please respect people here. I'm sorry. Ba't parang Tulfo lang tawag sa akin? Parang bastos ka ata. So, please respect people here. Dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, owner, kundi bobo na lang. Ah, so kung wala akong mapili, tanga. Hindi. Please respect people here. Mali, bakit mo sinabi na walang waras? The chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Please respect people here. Maybe the PCG management can look into this so that you can aid also in other cases. So, Madam Chair, sino ka? Kanina ka pa nagbibideo sa akin. Who are you? Sino ka? Sa office ko yan. Oh, sorry. Please respect people here. Please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, natutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga napinempleyado naman napakatagal na. Tapos ngayon, tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Sasakit ang ulo ko dito. And that's why I'm asking this question. Nakatanungan din po ng taong bayan at hindi nyo kayang sagutin. Magsiresign na kayo. Kung ganun rin lang. INUTIL kayo. Please respect people here. Opinion ng ating mga former board member ng PhilHealth, si Al Kabading. Go ahead. Good afternoon to all. Actually, I just flew in. I was looking around. Maybe I was the one who arrived here early. I took the early flight. A lot of this, what we are talking about, especially Tulfo and si JB, Senator JB, natumbok nyo naman yung lack of information. And I could reduce it to incompetent. Sir, ba't parang Tulfo lang tawag sa akin? Parang bastos ka ata. Sorry, sir. Sorry, Senator. Sorry, Senator. Please address everybody, Mr. or Secretary or... Mr. Hindi ko po sinasadya. Senator. And Senator Bongo, Mr. Chair. Tumatama kasi yung sinasabi nyo na mayroong lack of information. Marami na kasing na-improve ang PhilHealth na benefits. Kami mismo sa board, alam namin na talagang hindi alam ng mga tao na mayroon na palang andaming benefits na increase. This happened in 2023. In fairness kay Ledesma, at saka nung pumasok si Ted, maganda ang nangyari. DOH Secretary. Dapat sir, nasa military ka kasi tinatawag mo ng family name ng mga tao rito. Doktor ba kayo, sir? Si are you a doctor? Nasanay lang kasi ako kay Secretary. O, galing ka ba sa military? No. Nasanay lang o, kasi ako kay teacher Secretary. Teacher ka ba, hindi please po. Respect people here. I'm sorry. I don't mean it, though. Huwag mo lang tawagin ang mga family name ng mga tao rito, family name basis. I'm sorry. Galangin mo, sir, mag-mister ka sa mga tao rito, Secretary, Director. Yeah, okay? I don't doctor. Actually mean it, Mr. Thank you, sir. Mr. Thank you, sir. Senator and... Thank you. Rapid Tulfo, Senator Rapid Tulfo and Senator Bongo. In fairness kay PCO Ledesma, nung pumasok yan, tumaas talaga yung benefit enhancement. Kasi may pera na rin ng PhilHealth. Nung 2019 kasi pumasok tayo, medyo problema. And my representation is on finance. Gumanda talaga ang performance ng PhilHealth. Also, nung pumasok naman si DOH Secretary Ted, gumanda na rin yung dynamic on terms of the relationship sa PhilHealth on happy and all other professionals. But if we go back to the benefit, sadyang andaming benefit, kaya worried lang ako doon sa transfer ng pera. Kasi on my own calculation, kung sisipa yung mga benefit enhancement na yan, yung sinabi ni PCO kanina, kukulangin yung pera. Even if you pass the UHC law, it's very ambitious.
When the law was passed in 2019, I was looking at magkano nga yung kailangan, 259 billion at ang kailangan nyo just to for initial move to realize the PhilHealth UHC law. And then eventually, tataas pa yan. So, let me just go down to the bottom here, no? Sana naman, Eli, ikaw nga yung Chief Operating Officer. Dapat magiging active ka kasi na-feel namin sa board. We are doing our job. Kaya lang, hindi mo naman i-implement yung mga in-approve ng board. Lahat ito, hindi mo in-inform yung members. Kagaya nung dialysis, bigla na lang bumalik sa amin. Ayun pala, hindi, ang tagal na yung na-approve. Hindi mo na i-publish. Yung COVID suspect, we passed a resolution November 26 of 2020. Kasi inabuso yon. Ako finance sustainability ang trabaho ko doon. So I want the funds to be protected. We passed a resolution na hindi na dapat i-submit ng mga hospital yung COVID to become a COVID. Talaga. Kasi nakalagay, suspect, pwedeng sa real COVID. Ang nangyari, yan ay inabuso. So we passed a board resolution November 26, 2020. Ang ginawa naman ng Execom, pinablis yan 7 months after, causing PhilHealth additional 700 billion. Akala namin 700 billion lang instead of paying 600. Ang nangyari, bumalik yan. Mga 2 billion pala yon. Eventually, bumalik din ulit. Kulang pa. I'm just trying to emphasize how inefficient it is. Kami sa board, frustrated kami. Ang dami kong na-discover na mga overpriced.